Welcome sa ating new normal classroom. Ako ang inyong virtual teacher, magtuturo sa inyo ng math. So bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like, share at subscribe button. So para sa araw na to, pag-aaralan natin ay pagkuha ng kabuuan gamit ang isip. So para sa mga estudyante natin na nasa grade 2. Sa mga nakaraang baitang, natutunan mo ang pagbabawas gamit ang isip lamang. Ngayong taon, ipagpatuloy mo upang maging matalas pa ang iyong isip sa pagkuha ng kabuuan. Sa aralin ito, ikaw ay inaasahang makukuha ang kabuuan gamit ang isip lamang. Paano nga ba kumukuha ng kabuuan gamit ang isip lamang? Halimbawa, 752 plus 42. So, unang gagawin natin, ayusin ang mga numero patayo. Apat magkatapat ang nasa isahan, magkatapat ang nasa sampuan. So, pangalawang gagawin, pagsamahin ang isahan. So, dito sa ating halimbawa, ang isahan natin ay 2 saka 2. So, pag pinagsama natin sila, ang sagot ay 4. Pangatlo, pagsamain ang sampuan. So, sino nga ba ang sampuan natin? Yun ay si 5 saka si 4. So, pag pinagsama natin sila, ang sagot ay 9. Pang-apat, kopyahin ang bilang sa daanan. So, ibababa lang natin si bilang 7. So, ang sagot ay 794. Pangalawang halimbawa, 165 plus 32. So una, ayusin ang mga numero patayo. Pangalawa, pagsamahin ang isahan. So 5, dagdagan natin ng 2, ang sagot ay 7. Pangatlo, pagsamahin ang sampuan. 6, dagdagan ng 3, ang sagot ay 9. At ang panghuli, kopyahin ang bilang sa daanan sa isa. So, kapag pinagsama natin 165 saka 32, ang sagot ay 167. Kung ang kabuuan ng mga sumusunod gamit ang isip lamang. 121 at 12. Sagot ay 133. Sunod, 621 plus 35. Ang sagot ay 656. 710 plus 52. Ang sagot ay 762. Kasunod, 921 plus 32. Sagot ay 953. At ang huli, 615 plus 63. Sagot ay 678. Tandaan, may mga hakbang upang makuha ang kabuuan. Una, pagsamahin ang isahan. Ikalawa, pagsamahin ang sampuan. At ikatlo, kopyahin ang bilang na nasa daan. Salamat! Sana may natutunan kayo. Ako ang individual teacher. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Paalam!